Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Lubos po ang aking kagalakan na patuloy po kayong makasama sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries. Napapanood din po ang ating programang ito sa Hope Channel Philippines. Purihin ang Panginoon sapagkat nakapagpapatuloy po tayo sa ating mga pag-aaral. Sa biyaya po ng ating Panginoon, mapapansin po ninyo, ang inyo pong lingkod currently is serving different territories. Tayo po ay nasa ibang lugar. Ganun pa man, ayaw nating pahintulutan na ang pagiging abala sa ating mga face-to-face ministries ay maging hadlang upang nang sa ganon ay hindi po natin magawang ipagpatuloy ang ating ginagawang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pinag-uusapan pa rin po nating patuloy ang may temang 3 cosmic messages. At nung nakaraan nga po, ay pinag-usapan natin yung the seal of God and the mark of the beast. And dito po sa ating pinag-aralang ito, ipinapakita po sa aklat ng Revelation na meron pong dalawang grupo o sistema, yung isa ay nasunod sa ating Panginoon, yung isa ay hindi nasunod sa ating mahal na Diyos. At ang nais nating mangyari ay patuloy nating makilala ang ating Panginoong Diyos at sa pagkakilala natin sa Kanya, magawa po nating sumunod at gawin ang Kanyang mga kalooban. Amen? At alam po natin na hindi ito mangyayari sa ating mga sarili. We need the grace of God, we need the Holy Spirit to lead us and to empower us sa buhay po na ito. At sa pagkakataon pong ito, dumating na po tayo sa katapusan ng ating pag-aaral dito po sa temang ito at sa susunod ay magsisimula na tayo ng panibagong leksyon. Kaya naman, sa pagtatapos nitong ating buong temang ito, sa loob ng maraming buwan na ating pag-aaral, ang pag-uusapan po natin ay pinamagatang ablaze with God's glory. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Elexiz Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na ipinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood sa Hope Channel Philippines. At gusto ko pong kunin ang pagkakataon na ito upang magpasalamat sa ating mahal na Diyos sa Kanyang biyaya at pagmamahal na patuloy pong ipinagkakaloob kung kaya naman ang ating gawain ay nakapagpapatuloy. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray, nagsusupport, nagsishare ng kanilang mga blessings upang nang sa ganun po ang mga pangangailangan po natin ay matustusan at upang nang sa ganun magkaroon po tayo ng mga kagamitang magagamit natin sa paglilingkod sa Kanya. Maraming salamat po. Tulad po ng aking laging sinasabi, there are a lot of things that we still want to do and we are just praying for God's blessings, for God's providence, and by God's grace, we know that it will come sa tamang panahon upang nang sa ganun mas lalong higit pa po namin kayong mapaglingkuran. Kung ito pong unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, I'm inviting you to like, to subscribe, to follow, to hit the notification bell upang nang sa ganun lahat po ng mga programang aming inihahatid ay hindi nyo po ma-miss. Okay po? Para lagi po kayong notified, para po alam po ninyo yung mga pag-aaral na meron po tayo. At hindi lamang po yun. Naimbitahan ko rin po kayo kung lagi na po namin kayong kasama at kung kayo rin ay ngayon namin kasama, pwede nyo pong i-share ang pag-aaral na ito. Kung nanonood po kayo sa social media, i-click nyo po yung share button dyan. Habang nanonood po kayo ng video, i-share nyo po sa timeline ninyo, i-share nyo po sa friends ninyo, i-share nyo po sa mga taong sa tingin po ninyo ay makikinabang, mabibless sa ating pag-aaral na ito. At kung kayo naman ay nanonood sa television, pwede nyo pong ibahagi sa mga kaibigan ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, pakipromote nyo po sa inyong mga churches na meron tayong ginagawang isang simple na pag-aaral ng ating leksyon. Isang simple na pamamaraan kung paanong mapapalapit tayo sa ating mahal na Diyos. At muli po, purihin ang ating Panginoon, nagtatapos ang ating pag-aaral dito. Itong last na ito, ito na po ang last topic for this quarter.
At sa susunod, inaanyayahan ko kayo. Sa susunod na mga linggo, ang pag-uusapan naman natin, napakagandang aklat sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang aklat ng Epeso. Ephesians, I'm inviting you to join us in that study, isang panibagong pag-aaral, pag-uusapan na naman natin sa loob ng isang quarter at nawa po, sama namin kayo, mabless po kayo, makatulong po yung mga practical na mga pag-aaral na aming ihahatid sa inyo. And again, mga kaibigan, mga kapatid, we just want to praise the Lord na patuloy po naming nagagawa ang paglilingkod na ito. All glory and praises belongs to God. At sa pagpapatuloy, inaanyayahan ko po kayo na tayo po yumuko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat. Kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkakataong ipinagkaloob niyo po sa amin. Kami po ay dumating sa katapusan ng pag-aaral nito pong temang aming ginagawa o aming pinag-aaralan. O mahal na Diyos sa aming mga sarili, kami po yung mga mahihina, pagkalooban niyo po kami ng katalinuhan, ng lakas upang nang sa ganon ang mga bagay na aming mapapakinggan, mga bagay na aming maririnig ay makatulong nawa upang nang sa ganon mas lalo po kaming mapalapit sa inyo. Patnubayan niyo po kami, mahal na Diyos. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa inyong pagmamahal. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So muli po, isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Purihin ang Panginoon na kasama po namin kayo. Purihin ang Panginoon na tayo po yung mag-aaral ng kanyang mga salita. At nawa po ay makinabang kayo sa pag-aaralan natin at mabless po kayo dito po sa ating pong gagawing pagtatapos na pag-aaral ng may temang 3 Cosmic Messages. At ang topic po natin para po sa pagtatapos na, ng temang ito is Ablaze with God's Glory. Gusto ko lang pong balikan. We've been studying the 3 Angels Message from the very start nito pong tema natin. Pinag-usapan po natin yung First Angels Message, Second Angels Message, Third Angels Message, and then we've come to that point na we've studied yung Satan's final deception. We look at the mark, the seal of God and the mark of the beast, at doon po nakita natin this ang mga topics na ito, it has practical implications in our life today. And as I always say, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, if it doesn't have any relevance or practical implications in our life today, then we could be missing the point. And at the same time, ano po? Dapat sa ating pag-aaral, although pinag-uusapan natin maraming mga symbols, marami pang mga iba't iba, huwag nating kaligtaan na ito ay dapat dalhin tayo sa pagkakilala sa ating mahal na Diyos. Kaya po, ang ganda ng topic natin, Ablaze with God's Glory. At ang sabi sa Revelation 18 verse 1, after these things, I saw another angel coming down from heaven having great authority, and the earth was illuminated with his glory. Ah, ayan na, no? So, it's the earth was illuminated with his glory. It's filled with God's glory. It is ablaze with God's glory. Ah, grabe, no? Mga kaibigan, mga kapatid. And alam nyo, when we say it's glorious, it really looks something na talagang kakaiba. At pag-uusapan natin mamaya, ano ang ibig sabihin nung ang mundo ay napupuno ng kaluwalhatian ng ating mahal na Diyos. And as usual, allow me to share with you just 3 points. And again, mga kaibigan, mga kapatid, ang akin pong gagawing pagtatalakay ng leksyon nito pong ating pinag-uusapan will be in a very practical sense. Hindi ko po magagawang matouch lahat ng mga detalye. We are thinking of having a different series study na talagang i-deal natin yung mga details ng mga topic na ito. But as of now, allow me to share my reflections, mga practical implications, at nawa po maging relevant sa buhay natin ito. Ano po? Meron, of course, I'm also promoting, ano po? Again, we do not want na ma-monopolize na kumbaga dito lang po kayo manunod. We don't want that, mga kaibigan, mga kapatid. Kami po ay karagdagang resource lamang. Pwede po kayong manood sa iba pa po nating mga pag-aaral na inihatid po sa inyo ng church, ng Seventh-day Adventist Church, upang nang sa ganun po ay mas lalong lumawak ang ating kaalaman. But as of this time, allow me to share a very practical one na makikita po natin ang ating pinag-aaralan, even how deep it is, yung Book of Revelation,
it has a practical implications sa ating mga buhay. And so allow me to share my three letter C's. Okay? Three letter C's. And the first letter C that I want to share with you is the word caution. Okay? We need to be cautious. Bakit po? Sapagkat ang ating Panginoong Diyos, o maging sa aklat ng Bagong Tipan, may mga tinatawag po na warnings na ibinibigay ang Diyos, lalo na sa pag may kinalaman sa kanyang nalalapit na pagdadating. Sa Matthew 24, we can see all of that. And then makikita rin po natin yung Revelation, ano? Yung Revelation, the book of Revelation and Daniel, prophecy book, it is given to us. We are reading it for a purpose. May daylan ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang 1 Thessalonica 5:1-3. Ang sabi ganito, "But concerning the times and the seasons, brethren, you have no need that I should write to you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For when they say peace and safety, then sudden destruction comes upon them, as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape." Ang sabi po dito sa talatang ating binasa, tungkol sa nalalapit na pagdadating ng ating Panginoong Diyos, He will come as a thief in the night. Okay? Bakit po? Ang konsepto nito ay yung mga magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan sila papasok, kung kailan sila darating, kung kailan sila susugod. Hindi natin alam yung mga detalye nga. And so, that's why yung thief, it comes na na-surprise tayo. And so, ganun din ang pagdating ng ating Panginoon. We do not know the exact time. We do not know the details. But, ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos, it will come. It will come. And we can see all the signs. Ang buti ng ating Panginoong Diyos, because yung thief, hindi naman magbibigay ng signs na siya ay papasok na, no? Pero ang ating Panginoong Diyos, nagbigay ng mga signs ng kanyang nalalapit ng pagdadating. At ang isa sa mga sinabi dito ay yung when people are talking about peace and safety, which is happening now. Okay? Maraming mga tao, they will claim that, there's peace treaty, mayroong mga ganitong usapan at marami pang iba. But in reality, ano pong nangyayari? Ang nangyayari po ay they are also preparing weapons of destructions. So makikita po natin that while they are talking about peace, but in reality, they are also preparing weapons of destruction na maaring makasira sa bawat isa. And so, when people are talking about peace and safety, then sudden destruction will come. At ito daw po ay yung labor pains ng isang pregnant na babae. And so, we are reminded, we are being warned by the Lord that these things will come. At ang pinakamaganda dito, ang ating Panginoong Diyos, ibinigay ang aklat ng Revelation, pinaintulutang maisulat at mabasa natin ngayon so we can be ready. Okay? Para nang sa ganun mawarningan tayo that we should not just be living our lives in accordance to how we want it. Well, in this generation today, when people do not care about the absolute truth anymore, they only think about the relative truth, iniisip lang nila kung ano yung masaya, ano yung maganda, ano yung mapapakinabangan, ano yung mga bagay na iniisip nilang, alam mo yun, yung para sa sarili, madalas ang iniisip, ibinigay ng Diyos ang Revelation, the Book of Revelation, yung pinag-aaral natin, three cosmic messages, so that we can be ready. Para nang sa ganun malaman natin that we need to live our lives in accordance to how God wants it, because in living our lives na ayon sa kalooban natin Panginoong Diyos, we will find yung greatest safety na meron tayo. Bakit po? Dito sa mundong ito, maraming mga ngako sa inyo, safe dito, insured yan, okay yan, at marami pa. But at the end of the day, we do not know what calamities may hit us. Hindi natin alam ano yung mga posibleng mga mangyayari sa mundong ito na napaka-affected ng kasalanan. And so mga kaibigan, mga kapatid, we are being warned. May caution, may warning ang ating Panginoong Diyos. At ang aklat ng Revelation helps us to be reminded of this caution from the Lord. Kaya nga po ang sabi ni Ellen White, "We who know the truth should be preparing for what is soon to break upon the world as an overwhelming surprise." Okay? Di ba po yung naso-surprise ay yung mga talagang hindi mo inisip,
hindi mo na paghandaan, hindi mo alam na mga mangyayari. Well, marami ngayon mga content creators na ganyan, ano, nagagawa sila ng mga surprise, yung iba surprise na prank, ano, yung iba surprise na magaganda, na talagang you will see people in tears kasi they never expected na mangyayari yung mga ganong bagay sa buhay nila. They never expected na may mga blessings na darating sa buhay nila. They never expected na magkakaroon sila ng mga ganitong mga bagay na nangyari sa kanilang buhay. Okay po? And so, it comes as a surprise. But for those who are reading the Bible, for those who are reading the scriptures, for those who are taking time to know Jesus as their personal Savior, it will not be a surprise. Everything in this world na nangyayari sa atin, it's written in the book of Revelation. Well, sorry to make clear, to clarify my statement. Hindi ko po sinasabing yung bawat detalye na nangyayari sa bawat galaw ng mundo ay nakasulat sa Bible. But the Lord gave us a hint of what will take place in the future, yung mga wars, yung general description, yung mga wars, yan, ito, peace and safety, mga lindol at marami pang iba. We can see that it's all happening na nagpapakita ng nalalapit ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. And so, when there are news talking about all of these negative things happening in this world, let us not be surprised. Because the Lord already gave us the caution. The Lord already gave us the warning. O diba, pag meron kang panunuorin, naalala ko nung minsan, meron kaming pinanood nung anak kong lalaki. Eh, ang ginawa ko, bago namin panuorin, ang ginagawa ko po kasi, pinapanood, binabasa ko po muna yung mga reviews, kung pwede ba talaga sa bata. Alam mo yun, yung mga bagay na mga mapapanood niya. Kasi alam nyo naman, di ba? Kasi nga po, parental guidance. Ano? Pero ano nangyari minsan? Yung PG, ano na po, hindi na po parental guidance. Nagiging parents gun. Wala na yung mga parents. Ginagamit yung TV or cellphone para lang nang sa ganun ay makagawa ng mga kumbagay-bagay. Pero alam nyo po yun, bago namin ipanood, we tried to read some reviews. We tried to check at the age group na pwede ba yung palabas nito sa mga bata. And so when I tried to look at something na panunuri naming magkasama, ba nabasa ko doon, may mga pwede daw sa bata, pero may mga nakakatakot na mga scenes. Tapos nabasa, sabi doon, baka daw magka-nightmares yung mga bata at ano pa man. At alam nyo, binasa naming mabuti at ilan yung mga ganon. But still, you know, we proceeded na pinanood po namin nung aking anak. At alam nyo, all throughout, nang panunod, yung anak ko napakatahimik lang. Kasi ang ginagawa pala niya, pinaghahandaan niya yung sarili niya doon sa mga nakakatakot na lalabas. Ang ending, yung mga nabasa pala naming reviews, ay medyo worse. What I mean, kumbaga, exaggerated yung description. So ang ginawa niya, he was preparing for it. At ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid, because of those warnings na aming napakinggan, nung natapos naming panoorin, ang sabi ng anak ko, Daddy, wala naman palang nakakatakot doon sa pinanood natin. Well, sa isip ko mga kaibigan, mga kapatid, it could be na merong mga some parts na nakakatakot, but because of the warning given at the beginning, ang nangyari po, he was prepared to receive it. And in the same way, I think ganun po ang nangyayari sa atin. Ano po? The Lord already gave us the warning so that when we see all these things happening, we will not be surprised. Hindi tayo magugulat, hindi tayo magtataka, ay grabe naman yung nangyayari, hindi ganito. Hindi tayo magaganon kasi bakit? It's clear na hindi, na ito ay mga nakasulat sa banal na kasulatan at ito ay tunay na mangyayari. Amen? Okay? So, yung caution. And so, in order for us to be guided, it leads us back to the Word of God. Kaya kamusta po? Makibigyan mga kapatid, kamusta ng pagbabasa nyo ng Biblia? Kamusta na po yung time ninyo in studying our lesson review? Pagbabasa ninyo ng mga aklat na makakatulong sa inyo para mapalapit sa ating Panginoon, kamusta na po? I hope and pray that we're taking time to read and study all of this. Okay? So, number one, we talk about caution. There's a warning in the book of Thessalonians and in the book of Revelation. The whole book is telling us of what will take place in the future. Although it's not specific,
in a sense na bawat detalye, bawat pangyari, bawat kilos, hindi. But generally, there's a picture of what's going to take place. And there's going to be what we called yung war between, o yung truth and error. Okay? There will be a system of beliefs that will be presented na ilalayo tayo sa ating mahal na Diyos. And so, when we know all these things, we will be careful with what we are reading, we will be careful with what we are watching, and pakikinggan nating mabuti kung ito ba ay talaga bang dinadala tayo sa pagkakilala sa ating mahal na Diyos. Okay? So, let's go now to the second letter C, which is connected to this. Ano? Yung una, yung caution. There's a warning. Now, let's go to the second letter C. There's a warning, there's a what we call counsel. Okay? Merong payong ating Panginoong Diyos. O, di ba ganyan naman talaga? Pag may mga palabas, may pupuntahan kayong lugar, may mga warnings, okay, di ba? Pag maglalakad kayo sa daan, tapos may mga gumagawa ng mga buildings at maraming iba, may, di ba? O kaya dadaan kayo sa mga daan na medyo masisikip at malabundukin, di ba? May mga nakalagay doon, warning, falling rocks. Tapos may mga counsels along the way habang nagda-drive ka, may mga counsels na ibibigay din, nasasabihin pa doon. Sasabihin doon ay, okay, yung brake, itest mo sa part na to because dangerous curve. So, there's warning and then there's counsels at the same time. And so now, let's look at the counsels. Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:5-6, okay, tutuloy po natin. You are all the sons of light and the sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Yung iba, babasahin ito literally. Ang sabi, Pastor, wag na daw tayong matulog. Kaya yung mga mata dilat. Pero hindi yan. Ang ibig sabihin lamang nito, wag nating gayahin yung mga ginagawa ng mga tao sa kadiliman na hindi sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Na para bang walang pakialam sa mga nangyayari, walang pakialam sa relasyon sa ating Panginoong Diyos, walang pakialam. Yung mga warnings, they don't care about it. O diba, yung mga tao ngayon sa mundo, there's already a warning that it will harm you. Diba, yung mga bagay na ipapasok mo sa katawan, may mga warning na ito'y makakasira ng iyong baga, makakasira ng iyong katawan, makakasira ng iyong organs at marami pang iba. And still, people are doing it. So ang sabi ni Pablo, we are not like them. We need to be watchful and we need to be sober. Kailangan daw pong tinitingnan natin yung mga bagay-bagay o hindi lamang yun, maging handa tayo sa lahat ng mga bagay at nasa maayos na kaisipan. And this is connected doon sa pinag-aralan natin sa Revelation. Why? Because the enemy will try what? Yung purple na yung girl wearing purple, di ba? Pinag-usapan natin yung contrast between the bride of Christ and yung scarlet woman, yung prostitute. Anong gagawin niya? 'Di ba? Paiinumin sila ng alak na kung saan ay may mga daman. Ito ay sumisimbolo sa mga maling katuruan na inilalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay? And so, how do you stay sober? Ano pong gagawin? E di huwag kang uminom ng wine. Huwag mong inumin yung wine na ino-offer sa'yo. And again, mga kaibigan matid, this can be taken literally and symbolically. Ano po? Siyempre, yung pag-inom ng mga, ayan, ano, pasintabi po sa mga sumusubaybay namin mga kaibigan, mga kapatid, na maaring kayo po ay, nainom ng alak or ano paman. Mga kaibigan, mga kapatid, the Bible speaks clearly that we need to be careful when it comes to our health. And even sa mundong ito, di ba? Kaya nga kahit pagmamaneho, hindi mo dapat gawin. Kapag nakainom ka, hindi lang yun. Sa maraming mga bagay, ito'y nakakasira ng ating kalusugan. Ng ating pag-iisip, nawawala tayo sa maayos na kaisipan dahil it affects our brain. And so in the same way, the wine of the enemy that in the book of Revelation, these are false teachings, false doctrines. And so in order for us to be watchful and be ready,
We need to avoid the wine of yung toxicity ng kaaway na ipinagkakaloob niya sa atin. And how do we do this? We go back to knowing the truth. We go back to reading the scriptures. Kasi bakit po? Sa salita ng ating Panginoong Diyos, magagabayan tayo at madadala tayo sa tamang pagkaunawa sa kanyang kalooban. Kaya pong sabi sa John 7:17, ang ganda nito, if anyone wills to do his will, he shall know concerning the doctrine, whether it is from God or whether I speak on my own authority. Ano po? So, ang sabi po dito sa John 7:17, malalaman daw po yung katuruan, malalaman daw po yung direksyon kung ang tao ay pinipiling gawin ang kalooban ng ating mahal na Diyos. At again, mga kapatid, this is very a Christ-centered reminder because a person who will be willing to do the will of God is someone who has grown in his or her relationship with God. At lalago lamang tayo sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos kung tayo po ay nakakakilala sa Kanya, nagbabasa ng Kanyang mga salita, at nararanasan natin siya araw-araw sa bawat pagsubok, bawat kasiyahan, sa bawat pagkakataon, sitwasyon na ating nararanasan sa buhay na ito. We will know the truth. Malalaman natin kung tayo ay magko-concentrate sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit po? The more na nakikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, the more we will realize that what He wants is the best for us. What He wants is the best thing na pwedeng mangyari sa buhay natin na makakatulong upang nang sa ganun, mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at malaman ang Kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya po, di ba, pagkilala mo yung isang tao, kung anong sabihin niya, alam mo na yung taong ito is concerned about you, he cares about you, alam mo yun, he loves you. Anong nangyari? Kung anong sabihin niya, kahit na parang imposible, kahit hindi parang mahirap, susundin mo. Naalala ko po nung nagsisimula ako bilang pastor, meron po akong naging mentor na talagang, alam mo yun, talagang sabihin niya, talagang, alam mo yun mga patid, kung anong sabihin niya, I listen to it. Sometimes may mga pagkakataon na yung pagkakasabi medyo malakas, matapang, talagang parang nakakasakit ng damdamin. But later on, alam nyo, ang inisip ko itong taong ito, he's concerned about me. He wants me to be a dedicated minister. He wants me na magabayan kung ano yung dapat kong gawin. And so, alam yun, kahit na nasabihan ka, na nasaktan ka, medyo parang yung, syempre, yung ego natin bilang mga tao, natamaan. Alam mo yun, but you know that this person cares about you. He just wants you to be a responsible person who will really be faithful to the Lord. You listen to it. Diba? You take the advice and you grow with it. And so mga kapatid, kung kilala natin ang ating Panginoong Diyos, it's the same. May mga pagkakataon sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, pakikinig natin ng mga sermon, sa pakikinig natin ng mga pag-aaral, masasaktan tayo. Normal yun. Kasi tayo ay mga makasalanan. Tatamaan yung pride natin, tatamaan yung mga ginagawa nating mali, pero ang nais ng ating Panginoong Diyos, magabayan tayo kasi mahal niya tayo. Amen? Ha? Lagi natin pinag-uusapan yan. Lagi ko sinasabi yan. Ang Diyos, in His love for us, will discipline us. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi lang magkaroon tayo ng komportabling buhay dito sa mundo. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo. Amen? Yan ang gusto ng Diyos. And so, if we know Him, we want to do His will. And if we want to do His will, ano po mangyari? Malalaman natin ang katotohanan, ang katotohanan. Kaya nga po yung sinabi ko last time, it's possible, yung pinag-usapan natin noong nakaraan, it's possible
to know the right day, but miss the right God, to miss the right, to miss a relationship with God. But it's impossible to have a growing relationship and knowing and know God, to have a relationship with God and miss the right day. Imposible. Kasi bakit po? Posibleng mauna mong malaman ang katotohanan, pero kung wala kang relasyon sa ating Panginoong Diyos, yung mga doktrina at marami pang iba, kung walang relasyon sa ating Panginoong Diyos, mangyayari yan. Pero kung tama ang relasyon sa ating Panginoong Diyos, and you want to do His will, eventually, you will be led to the right teaching. Ano po? Ganun po ang mangyayari. Kaya po, it all begins with our relationship with God. It all begins with our relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Talagang yun ang mahalaga, mga kaibigan, mga kapatid. Meron tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos at ang gusto natin, gawin ang kanyang kalooban, gawin ang kanyang kagustuhan. Kasi alam natin na yung kagustuhan niya, yun ang pinakamainam. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamagbibigay ng liwanag, ng kasiyahan, ng kapayapaan sa ating mga buhay. Kaya po, again, mga kapatid, how's the reading of the scripture? How's our relationship with God? Kamusta po yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos? Kaya nga po dito, mga kaibigan, mga kapatid, kasama sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, that we want to fulfill, na gusto nating sundin, na gusto nating gawin, ay walang iba, kundi kasama yung Matthew 28:19 ang sabi, "Go therefore and make disciples of all nations." Because we have experienced God, because we have grown in our relationship with Him, na-realize natin how loving, how gracious He is, ang mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magiging handang ipahayag ang kanyang kalooban at ang kanyang pagmamahal sa mga tao sa ating paligid. Amen? Okay? Ipapahayag natin ang kanyang kalooban. Kaya po maging ang pangangaral, magiging parte ng ating buhay. Hindi darating sa point na sasabihin natin, ah, hindi, okay lang ako sa ganito. Okay na ako, nalaman ko yung katotohanan na I'm practicing it. No, mga kapatid, we will participate in the mission of God. Sasabihin naman ng iba, eh, hindi naman ako nakaka-sermon, pastor. Hindi naman ako nakaka-awit, pastor. Alam niyo po, mga kapatid, the Lord gave you something na magagamit ninyo. Kahit gano'ng kasimple yan. At alam niyo, mga kapatid, may mga tao akong napaka... I'm truly blessed. Kami mga kapatid, we are truly blessed with the ministry that we are doing. Online, maging face-to-face, may mga tao na kung saan ang sabi nila sa akin, "Pastor, hindi man kami makatulong ng pag-awit, ng pagkanta, hindi man kami gifted sa ganito, mahihiyain kami, but the Lord bless us, and so Lord, and so we want to use these blessings that the Lord has given us para nang sa ganon makabahagi sa gawain ng Panginoon." At alam niyo, ang nagustuhan ko, sabi nila, "Pastor, ito lang yung kaya kong gawin ngayon." Yung iba naman, "At least, pastor, sa pamamaraang ganito, nakakabahagi po kami sa gawain ng ating mahal na Diyos." Amen. Ano po? May mga tao, meron akong kilala, hindi nakaka-preach, hindi nakaka-awit, pero ang galing mag-share ng mga videos. Talagang bawat kaibigan niya sinesendan niya. May mga pagkakataon pa na bablock pa siya sa social media dahil sa kakashare niya. O di ba? May mga iba naman, talagang alam yun, hindi gifted sa ano, mahihiyain at marami pang iba. But the Lord blessed them with so many resources. At ang ginagawa po nila, they are using the resources to help many ministries. And so we can participate in the mission of God. We will work together. Pagsama-sama po tayo, marami po tayong magagawa for the glory of God. At alam nyo, mga kaibigan, mga kapatid, itong pagpipreach ng salita ng ating Panginoong Diyos, this is connected doon sa pinag-aaral natin sa Revelation. Now we will go to Revelation chapter 18. Yung ating key text sa Revelation 18 verse 1, that the world will be illuminated with the glory of God. Basahin muna natin. Bigyan ko lang kayo ng introduction. Revelation 18 focuses on the major events leading up to the climax of human history and the final ultimate triumph of the gospel. Okay? Tandaan niyo po,
sa Revelation 14, we talk about yung gospel will be preached into all the world. That's why there's this study about the connection of Matthew 8:28-19-20 and Revelation 14, nang sabi doon, di ba yung gospel will be preached through all the world? At ang sabi sa Revelation 14, first angel, every tribe, languages, tongues, mapapangaral ang everlasting gospel, worship Him, give glory to Him. Okay? At ang nangyari mga kaibigan, mga kapatid, ito daw pong Revelation 18 is connected sa climax ng human history and the triumph of the gospel, yung pagtatagumpay ng ebanghelyo ng ating mahal na Diyos, na kung saan may papalaganap, may papangaral ang kanyang mga salita ng napakatindi. Kaya nga, ang sabi sa Revelation 18:1, ito po, no, sabi, after these things, I saw another angel coming down from heaven, having great authority, and the earth was illuminated with His glory. Okay? Ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, itong, tandaan nyo po, when we talk about angels sa banal na kasulatan, that doesn't necessarily mean na sila yung may mga pinapakita sa television na may mga pakpak, mga puti, at hindi po ganun, yung white na white sila. Ang angels came from the Greek word angelos, na ang ibig sabihin po nito ay messengers. May mga messengers, at ito pong mga messengers, they will have great authority. At ang ganda nito, mga kaibigan, mga kapatid, when you look at it in the parallelism of Revelation and Matthew in connection to the sending out of the disciples and the Great Commission, ang sabi doon, mga kaibigan, mga kapatid, sa pag-aaral, ito pong mga, itong ginamit ng ating Panginoong Diyos na word na, itong ginamit sa Revelation 18:1 na great authority, ha? Ay ginamit din sa aklat ng Matthew, at ito ay in harmony doon sa sending out. Remember, they were given authority. And that's why, when they were sent out by the Lord to the people of Israel, they were given the power, the authority to cast out demons, to heal the sick, to make miracles in the name of Jesus. Okay? So, they were given authority. But now in Revelation 18, it's not just an ordinary authority. Ang nangyari po, it is that they will have great authority. Sila'y magkakaroon ng matinding kapasidad, ng otoridad upang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. They will be so empowered by the Holy Spirit na sila'y makakapangaral ng matindi at ang salita ng ating Panginoong Diyos ay maipapalaganap sa buong mundo. At sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng salita ng ating Diyos sa buong mundo, mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, mararating ang mga tao, makakaalam kung anong klaseng Diyos ang ating pinupuri at ating sinasamba. Ang ganda po nito, mga kaibigan, mga kapatid. You know, even today, in the digital world, almost all of the people, majority of the people, they are in the social media. And that's why, alam nyo po, kami po dito sa Adventist World Radio, Center for Digital Evangelism, we are busy trying to see, trying to experiment, ano ang pwedeng gawin so we can reach out to all these people. We can reach out to all these people connected online. Anong pwedeng gawin upang nang sa ganun sila'y ma-guide, ma-lead sa tamang relasyon sa ating Panginoong Diyos? Anong pwedeng gawin? Kasi bakit maraming mga tao ngayon, they are just watching things na waste of their time. Ano, mga content na wala namang content. Ano, mga bagay na, alam mo yung para lang kumita ng pera. It doesn't contribute anything to them. And so what can we do? And so, I believe that those who have grown in their relationship with Jesus, those who are growing in their relationship with God, sila na mga gustong gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos, they will be so eager to share the Word of God, to preach the Word of God to many people. Gugustuhin nilang ipangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang sa malalaman nilang katotohanan, gusto rin nilang ibahagi ang katotohanan sa maraming mga tao upang nang sa ganun lahat ng mga tao makarating sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Amen? Okay? So, tuloy natin. Hindi lang yun ang sabi dito. Because they have that great authority that they will preach the Word of God. They are ambassadors of Jesus Christ.
We are ambassadors of Jesus Christ. That's why, ang ganda. Alam nyo, kulay yung time natin. Pag pinag-usapan natin sa Revelation chapter 12, Revelation 10, Revelation 11, Revelation chapter 12, makikita po ninyo doon na ang Diyos ay, alam nyo yun, yung katotohanan, ang ginawa ng kaaway, pinag-usapan natin nakaraan, for how many years, tinakpan, itinago, pero ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, He brought up a remnant that will preach the Word of God, that will help people to be ready for His soon return. And we can see this concept all throughout the Bible, na laging may remnant ang Diyos na kung saan ay Kanyang ginagamit para nang sa ganon ang salita niya, ang tao ay makabalik sa pagkaunawa ng Kanyang kalooban at ng Kanyang mga salita. Kaya po, ang sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, because they have that great authority, the earth will be illuminated with His glory. And when we talk about glory, mga kaibigan, mga kapatid, it talks about the character of God. Look at Exodus 33:18-19, yung request ni Moses. Ang sabi ni Moses, please show me your glory. At ang sagot ng ating Panginoong Diyos sa verse 19, I will make all my goodness pass before you. I will proclaim the name of the Lord before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. When Moses was requesting God to show him the glory, His glory, the glory of God, the Lord mentioned His character, His love, His compassion, His mercy, His graciousness. Yun ang ipinakita ng ating Panginoong Diyos. And so, when the Bible speaks of being illuminated, the earth being illuminated with the glory of God, it means that people have the opportunity to know the character of God. Mapupuno ang mundong ito ng pagkaunawa at pagkakilala sa karakter ng ating Panginoong Diyos. At alam nyo, mga patid, hindi lamang yan maihahayag sa salita at pangangaral, kundi lalong higit sa pamumuhay ng mga nananampalataya sa Kanya. Yes, in this life, we are not perfect. Nagkakamali tayo. Maging ang inyo pong lingkod, nagkakasala, nagkakamali, naiinis, nagagalit, napoprostate, at marami pang iba. Nangyayari po talaga yan, mga kaibigan, mga kapatid. Pero, kita pa rin ang difference ng mga mananampalataya. Because ang mga mananampalataya, pag nagkamali, marunong humingi ng tawad. Marunong magpakumbaba. Ang mga mananampalataya, marunong umako ng kamalian. And so because of this, yung character ng Diyos, it will be illuminated. Alam nyo, sa workplace po ninyo, baka po may mga sumusubaybay ngayon na nagtatrabaho sa mga kumpanya, nagtatrabaho sa ospital, sa business, sa field, at marami pang iba. Makibayan, mga kapatid, sa buhay po natin, o maging kahit sa mga kapitbahay, sa ating pamilya, sa buhay po natin, makikita if we are growing in the character of God, if we are growing in our knowledge of Him, and because of that, tayo po ay gagamitin ng Diyos upang maipakilala ang Kanyang karakter sa mga tao sa ating kapaligiran. Makikita ng mga tao at magtatanong ang mga tao, bakit ganyan siya? Bakit ganun ang Kanyang ginagawa? Bakit kahit na sinisiraan siya, ginagawan siya na ano, bakit siya ay nanatiling nakangiti at hindi lamang yun, nagpapatuloy pa rin gumagawa ng kabutihan? And all will declare and see it's because of the God that they are serving. Kaya nga po sabi dito, maging ang aklat ng Revelation, yung three angels' messages and justification by faith, ang sabi ni Ellen White. What is justification by faith? It is the work of God in laying the glory of man in the dust and doing for man that which it is not in his power to do for himself. Grabe, mga kapatid, mga kapatid. Our glory is useless. It's nonsense. It's like a filthy rug. Yung ating glory, wala. Ano po, di ba, dito sa mundong ito, people are too busy trying to get achievements. Makuha nila yung mga bagay na magpapakita na sila yung magaling, mahusay. Again, mga patid, don't get me wrong. Ano po, hindi po masamang magkaroon ng mga achievements. But sometimes, alam nyo, we glory too much into ourselves that we want all of this glory, all of this achievement. At ang sabi dito, justification by faith
It's laying the glory of man in the dust. Kasi bakit po? We cannot do all those achievements, cannot add anything to our salvation. It cannot even save us. It is only God, it's only Jesus who can save us. And so mga kaibigan, mabati dito po sa Revelation 18. The people, the messengers will have great authority. They will preach the word of God in love. And then the world will be illuminated with the glory of God, with the character of God. Sa mga salita, sa mga kilos, makikita ang tunay na lumalago sa relasyon sa ating Panginoong Diyos. Makikita sa buhay. Yes, may mga pagkakamali. Tayo po'y nagkakasala. Tayo nagkakamali, bumabagsak. Pero makikita ang mga tunay na nananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen! At ngayon, let's go to the last point of this lesson. Again, mga batid, that's why we're trying to make this lesson as practical as we can so we will see that the book of Revelation is in reality applicable to us and it's leading us back to Jesus Christ. It's leading us back to God. Ang sabi po dito, yung last letter C natin, center. Center. Caution, counsel, and center. What's the center? Alam niyo, ang ganda. Ang Revelation is filled with so many symbols. Nandyan yung dragon, nandyan yung mga creatures, nandyan yung maraming mga simbolo at marami pang iba. But one dominant na symbol in the Bible is no other than the Lamb of God. Okay? The Lamb of God. At itong Lamb is always present in the book of Revelation, in the book of Revelation. At ang sabi sa isa sa mga text, marami pong mga text, pero let me just read one text in Revelation 5 verse 12. Ang sabi, saying with a loud voice, worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. The Lamb is worthy to receive all of this, power, riches, wisdom and strength and honor, because ang sabi po dito, who was slain. And the Lamb is no other than representing whom? Jesus Christ. Kaya po, di ba sa sanctuary, may Lamb na ino-offer daily, merong yearly, at ano pong nangyayari? Itong Lamb na ito is in reality pointing us to Jesus Christ. Kaya nga, di ba si John the Baptist, when he saw Jesus Christ, he said, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay? So ano po nangyari dito mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Ang Revelation is in reality pointing us back no other than to Jesus Christ. That He was slain, He died on the cross. He gave His life para nang sa ganun tayo ay mangaligtas at magkaroon ng magandang buhay. At hindi lamang magandang buhay, para nang sa ganun tayo ay makakilala sa Kanya at matagpuan natin ang kasiyahan, ang kapayapaan, ang kagandahan at lahat ng mga magandang bagay tanging sa Kanya lamang. Amen? Ha? So, again, mabatid, the center of the book is no other than Jesus Christ. It's not about the dragon. It's not about the beast. It's not about yung mga nakakatakot na mga simbolo. It's about the Lamb na nagtagumpay. It's about the Lamb who died on the cross para nang sa ganun, mangaligtas tayo at magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na ito. So that we will live our lives with hope. We will live our lives na that we want to serve Him. We will live our lives always looking forward that He is coming again. Grabe mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga po yung sabi ko po sa inyo, it's possible to be reading the book of Revelation and be focused on all those symbols na nakakatakot and miss the point. It's possible. Posibleng basahin natin ang buong Biblia. Malaman natin ang mga katuruan. Malaman natin yung mga maraming detalye and miss to have a relationship with God. Posible. Kaya nga po, sabi ni Angel Rodriguez, we must intentionally place the Lamb that was slain at the very center of our doctrines and mission, and at the heart of every sermon we preach, every article we write, every prayer we make, every song we sing, every Bible study we give, and in everything we do. Let the love revealed by the Lamb on the cross transform the way we treat each other and move us also to care for the world.
Mga kaibigan, mga kapatid, the book of Revelation invites us back to the cross. Back to the center of it all. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And that's why we talk about even the three angels' message. It's pointing us back to God. It's pointing us back to Jesus Christ. Na ang gusto ng ating Panginoong Diyos, makilala natin siya. May suko natin ating buhay sa Kanya at magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay nito. Mga kaibigan, mga kapatid, are you tired? Are you lonely? Are you depressed? Are you stressed? Marami ba kayong mga dinadanas sa buhay na ito na nagpapahirap sa inyong kalooban, na nagpapahirap sa inyong mga buhay? I'm inviting you to go back to Jesus Christ, to go back to the cross, to go back to Him, because it's only in Him we will find the answer. It's only in Him we will find true peace, true love, true joy. Sa Kanya lang, mga kaibigan ko, mga kapatid ko. And the book of Revelation is dominated with the symbol of the Lamb, na itong Lamb na ito is no other than Jesus Christ. Mga kapatid ko, mga kaibigan ko, let's not miss the center. Let's not miss the target. Let's not miss the point that the overall reason why we are doing all this study is not just to know the facts, it's to know Jesus Christ. Nawa po'y na-bless kayo. At nawa po, mga kaibigan, mga kapatid, tayo ay gamitin ng ating Panginoong Diyos na mga mensahero with great authority in proclaiming the character of God. Hindi lamang sa ating mga salita, maging sa ating mga iniisip at maging sa ating mga kilos, maitanyag at makilala nawa ang ating Panginoong Jesucristo. Again, mga kapatid, ang 3 points po natin, caution, counsel, and center. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos, sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa mga magandang paalala na kami po, mahal na Diyos, ay mahal na mahal ninyo at ang nais ninyo ay makakilala kami sa inyo. O mahal na Diyos, patawarin kami sa mga pagkakataon na hindi po namin napag-aralang mabuti ang inyong mga salita. Patawarin kami sa mga pagkakataon na hindi po namin binigyan ng halaga ang inyong mga salita. Tulungan kami, Panginoon, na basahin ito. At sa aming pagbabasa po nito, hindi lamang malaman namin ang mga detalye, kundi lalong higit, madala kami nito sa isang malalim na pagkakilala at relasyon sa inyo. Salamat, mahal na Diyos, na kayo Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat, mahal na Diyos, kayo Diyos na hindi nagpapabaya sa amin. Ano mang problema, ano mang pagsubok na pinagdadaanan ng aking mga kaibigan, mga kapatid, tulungan niyo po kaming magtapat lamang sa inyo. Tulungan niyo po kaming manghawak lamang sa inyo. Tulungan niyo po kaming makilala kayo upang nang sa ganun, mahal na Diyos, anuman ang inyong sabihin, we will say, I will go. Maraming salamat, mahal na Diyos. Pagpalain niyo po kaming lahat. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli po, maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid, at sinambahan niyo po kami sa isang buong quarter ng pag-aaral na may temang 3 cosmic messages. And I'm inviting you once again, we are starting a new series. We are starting a new quarter na kung saan po pag-uusapan natin ang aklat ng Ephesians. Nawa po, kung paano nyo po kaming sinamahan sa quarter na ito, samahan nyo pa rin po kaming patuloy upang nang sa ganun makapagbagi po kami ng mga practical na mga pananaw at pag-aaral mula po sa aklat na ito at nawa po yung makatulong upang mas lalo tayong mapalapit sa ating mahal na Diyos. Muli po, maraming salamat for praying, for supporting the ministry. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoong Diyos at patuloy po nating itaas at itanyag ang pangalan nating Panginoong Jesucristo. And of course, it begins with by knowing our God. Kilalanin natin ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na